Dating alkalde sa loob ng dalawang termino at pinalad ngang manalo sa pagkagobernador dito sa probinsya ng Benguet sa katatapos lamang na botohan. Mga kapuso, napakapalad po natin dahil nabigyan tayo ng pagkakataon para makapanayam ang governor-elect ng probinsya ng Benguet, si governor-elect Melchor Diklas. Magandang hapon po, Gov-elect. Magandang hapon po, Joanne. Magandang hapon sa mga tagapunod natin ng GMA. Okay. Ang katanungan po ng karamihan, Gov-elect, ano raw ang unang ginawa niyo pagkatapos ng proklamasyon? Sa ngayon ba? Kumusta na? Mas nakakahinga na ba tayo ng mas maayos after ng proklamasyon? Opo. Siyempre, masaya tayo kasi tapos na yung proklamasyon. Pero habang nagpapahinga, siyempre iniisip pa rin natin kung anong gagawin natin sa probinsya ng Benguet. Okay. Dati kasi, Gov-elect, isa lang yung bayan na tinututukan natin. Ito yung bayan ng Bugyas. Pero sa pagkakataon ito ay mabibigyan kayo ng oportunidad na serbisyuhan itong 13 bayan sa probinsya ng Benguet. Challenge ba ito? Hamon ba ito sa inyo? Pressure ba ito sa inyo po? Oo, talagang isang challenge, malaking challenge ito sa atin kasi siyempre mas dumami yung taong sisilbihan natin, mas maraming different culture, different priorities, kaya medyo challenging ito pero mas masaya ito. Okay po. Ano raw yung mga problema na gusto nyong masolusyunan dito sa probinsya ng Benguet? Sa ngayon, alam natin na isa tayong doktor, isa tayong general surgeon. Kaya ang gusto natin unahin itong sabi nila health system ng probinsya ng Benguet, kagaya ng hospitals natin, itong Benguet General Hospital, mga different district hospitals kasi may 5 tayong district hospitals. Mm-hmm. Pero itong sa Benguet Gen, yun ang tinututukan natin. Gusto natin palakihin itong hospital, mag-expand tayo. From 200 bed capacities, gagawin natin ng mga 400 or 300 bed capacity. Okay. Doctor by profession. At the same time, mag-o-taking na po kayo as governor. Paano yung oras po? Mahati po ba yung serbisyo nyo bilang doktor, bilang gobernador dito sa probinsya ng Benguet? Oo. Maano natin yan kasi meron nga tayo nung government hospital na Benguet General Hospital. Doon na tayo mag-o-opera. Libre pa kasi sabi natin, government hospital yan. Oo. Working as a governor at the same time working as doctor. Kayo mismo yung mag-opera sa mga constituent ninyo. Siyempre, limited yung time natin. May ma-operahan tayo, may papagawa tayo sa ibang doctors kasi marami namang doctors dyan sa Benguet Gen. Okay. Ito na po siguro yung pagkakataon, sir, na pasalamatan nitong mga bumoto sa inyo. Thank you, Joanne. Sa mga taga-Benguet na bumoto sa atin o yung hindi bumoto sa atin, salamat sa inyo. Binagbigyan niyo ako ng chance na makapagsilbi dito sa atin probinsya ng Benguet. So, siyempre, sa binigyan yung chance sa akin, siyempre, pagbubutihin natin yan para mapaunlad natin yung ating probinsya ng Benguet. Salamat. Okay. Maraming salamat din, sir, si Governor-elect and Dr. Melchor Diklas.